Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa 10th kabanata ng Lucas, talata 1 hanggang 12. Hayaan niyo pong basahin ko ang ilang bahagi nito. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat." Sa pagpapatuloy, binanggit niya ang ilan sa mga ito. "Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak." Sinabi niya rin na huwag kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. At ikatlo, huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Habang binabasa ko ito at habang nadaanan ko ang ilan sa mga puntong yun, taisip ko na parang may bahid ng pagmamadali o sense of urgency ang ebanghelyo na ito. Kaya siguro ibinilin sa kanila na huwag gawin ang mga bagay na makakaabala sa pangunahing layunin ng kanilang lakad. Guilty ako dyan. Ilang beses ko na yatang nabanggit sa tuwing meron akong sasabihin o gagawin sa harapan ng ibang tao, ang katagang mainit-init pa yan. Isang senyales na ibig sabihin ay katatapos ko lamang nang ipinakita o sinabi ko sa kanila. Bakit? Hindi agad natapos dahil hindi agad inumpisahan. Minsan naman, palpak ang resulta. Nag-lead ako ng worship kamakailan. At para sa akin, malaki pa ang room for improvement. Mas mapapaayos ko pa sana. Subalit, dahil hindi ko agad inumpisahan ang preparasyon, kinapos kami sa ensayo. Sa video na to, hindi ko mabilang kung ilang beses ako tumingin sa aking cellphone habang ginagawa ko ang outline at script. Ilang beses din akong nawala sa aking trail of thought at kinailangan kong basahin pabalik para maibalik ko ang aking atensyon sa mensahe. Hindi agad natapos dahil maraming nakakuha ng aking atensyon. Ang hamon ng ebanghelyo, kung may mahalagang dapat gawin, umpisahan agad. Tanggalin ang mga bagay na makakaabala sa gawain at ituon ang buong puso at isip para sa gawaing malamang sa hindi ang Panginoon ang nag-utos. Mga kapatid, meron ka bang naiisip na umpisahan o gawin? At sa tingin mo, kapag ito ay nagawa mo, ay makatutulong sa marami? Malamang ay itinanim yan ng Panginoon sa iyong puso at siya ang nag-uutos niyan sa iyo. Dalangin ko na mahanap mo ang lakas at disiplina na umpisahan at tapusin ang gawain na ito. Iyan ay para sa katuparan ng plano ng Diyos sa atin. Amen. Kung sa palagay mo ay makakatulong ito sa iyo at sa kapwa mo, huwag mag-atubili na i-share sa lahat ng iyong social media platforms. Mag-subscribe na rin upang mapanood mo ang mga susunod pa na video
na inihahanda namin para lamang sa inyo. Muli, ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa ating lahat.